pagtalasbas, pagbahati at pagbigay ng tinapay sa mga alagad sa huling hapunan. Boksi tayo ang lahat bilang pambalang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Pero ngayon pa lang, binibigyan na po namin kayo ng pagpaparamat.
Day, malagang araw para po sa mga hiligin ng tahanan o sa mga ama. Gayunpaman, napaganda ito'y pumatak na po sa araw ng pagdiriwang natin sa taon na ito ng Corpus Christi. Ang ibig sabihin po ng Corpus Christi sa itang Latin, katawan ni Kristo. Bakit po mayroon tayo ganitong pagdiriwang? Matapos ang linggo ng Santissima Trinidad na ating pinag-iwan noon pong nakaraang linggo. Meron pong kasaysayan kung bakit nagkaroon ng ganitong pagdiriwang sa ating simbahan. Sana makakuha kayo ng kulyeto o ng ating pong weekly newsletter, yung tinatawag pong membrane. Kasi nandoon po ang kasaysay. Ang kwento kung bakit nagkaroon ng kapistahan para sa ating simbahan ng Corpus Christi. Kasi po alam ninyo, kapag binigyan pansin, meron na rin po naman talaga ang pagdiriwang nito. Kaya nga lamang po pumapatak sa araw ng Huwebes Santo. Yung trito po yung simulan ng trito o ng Pasko ng ating Panginoon sa Kristo. Yung hapon ng Huwebes Santo na kung saan meron pa po tayo napapanood o nakikita paghuhugas ng paa ng mga apostol. At sa Huwebes Santo, sa tuwing ginagawa po ito, binibigyang pansin at ginagawang kasalukuyan sa atin ang naganap noon pong gabi ng huling hapunan na ang ating Panginoon at ang kanyang mga lagad ay nagdalaos ng hapunang pangpaskwa. Para po sa mga Hudyo, yun yung kanilang kaugalian kapag dumating ang kapistahan ng Passover. Pero sa atin po ngayon, sa bagong tipan, sa ating mga Kristiyano, ang tawag na po natin ay huling hapunan. Huling hapunan ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. At doon, sa pagkatapos po ngayon, itinatawag ng Panginoon at itinatawag natin Sakramento ng Eucharistia. Bukod po sa orden ng pagkapari. Pero Sakramento ng Eucharistia sapagkat doon po sa pagkakataon na iyon, dumampot ang Panginoon ng tinapay ayon sa ating narinig kanina sa ikalawang pagbasa, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati ito ang bigay sa kanyang mga lagad at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tinapay na magiging katawan ni Kristo. At pagkatapos ginawa po yung sano kamis na may lamang alak. At pagkatapos magpasalamat muli sa Panginoong Diyos, kanyang Ama, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuros para isa-isa ay pagpapatawad ng kasalanan. At ang sabi ng Panginoon, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Yun po talaga ang pagtatanghal sa sakramento ng Eucharistia na naglalaman ng kabalang-balalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang pinagmulan, pinagalingan po ng ating pagtiriwang ng banal na misa, lalo pa pag-araw ng Linggo, kagaya po ngayon na meron tayo sinasabing pagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo sa bahagi ng tinatawag nating banal na komunyon. Si Kristo, ang kanyang katawan at dugo, ang ating tinatanggap sa tuwing tayo po'y nagkukomunyon. Si Kristo ang pagkain ng buhay na ating tinatanggap sa banal na pakikinabang upang siya makapasok, manatili sa atin at manahan sa atin ang pagtatala, ang pagbibigay katiyakan na siya ay kasama natin hanggang sa wakas ng panahon. At nalauna nga po, nagtakda pa bukod sa Huwebes Santo ng isang pagkapistahan sa labas ng mga mahal na araw. At ito nga po ay sa Linggo 3 matapos
ang Santisima Trinidad. At sa taon na ito, pumatak nga po sa araw na ito. Pero sa bagay po, ang sanay ng ating pakatandaan, sa totoo po, hindi natin kailangan ang kapistahan na ito. Bakit? Sapagat ang bawat misa na atin pong inadaluhan, ang bawat banal na misa na ipinagdiriwang, ay pagtatanghal at pagtatambok sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po maging malinaw sa atin iyan. Bawat misa na ating sinisimbahan ay pagtatanghal at pagpapahayag sa atin sa katawan at dugo ni Kristo na binibigay sa atin upang ating pagsalusaluhan sa banal na komunyon. At yan ang dahilan kung bakit ang sabi ko po kung totoosin, hindi na kailangan. Meron tayong ganitong pagdiriwang. Kaya lang, bilang tao, alam niyo po, madalas tayo po ay makakalimutin. Bilang tao, madalas, kapag nagiging sabi ka, less routinary, ibig sabihin, palaging alam, pinadaluan, ginagawa, parang nawawala ang kahulugan. Nawawala ang saysay nito sa atin. Kaya maganda rin na kahit papaano, minsan sa isang taon, bigyan diin at pansin ang kalagahan ng sakramento na ito na ating tinatanggap, na ating ginagawa at ginaganap sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing merong pagdiriwang ng banal na misa, anuman ang intensyon nito. Para lang sa ganyan po ay makintal sa ating puso at kalooban, sa ating isip at diwa, ang tunay na kahulugan ng ating pagsisimba, ang ating pagtanggap ng pagkain ng buhay sa inyo ng salita at higit sa lahat, sa inyo ng sakramento ng Eucharistia. Sa ostyang kinasagran ng pari sa paralalisa upang maging katawan at dugo ni Kristo. Noon ang panahon sa salitang Latin, halos walang maintindihan ang mga tao. Akala po nila nagmamagic ang pari. Ano ibig ko po sabihin? Nagmamagic kasi nga po pagka nagkoconsagra, nagsasalita ang ginagamit ay Latin. Di po ba? Pagkatapos isusubo ay bibigay sa mga tao sa banal na komunyon, naging katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at ala. Kaya akala po naman ang tao na dumadalo sa misa, nagmamagic si Father. Di po ba kung misa sinasabi pa natin, nag-hocus-pocus. Nag-hocus-pocus. Alam niyo po bang ibig sabihin ng hocus-pocus? Ang salita po, hocus-pocus, ang ibig sabihin para sa atin ay nagmamagic. Galing po yan sa salitang natin na ginagamit kapag nag-hocus-pocus ang pare. Sabi po kasi sa salitang natin, hoc est corpus. Hoc est corpus. Ibig sabihin po, this is my body. Hoc est meus corpus pala. Ganun po sinasabi ng pari sa Latin. Ito ang aking katawan. Hoc est meus corpus. Kaya ito narinig ng tao. Kaya malaunan sinabi na nag-hocus-pocus si Father. Nagmamagic. Ang hindi nila alam, naglalatin. At ang salitang natin ang sinasabi, ito ang aking katawan. Hoc est meus corpus. Hindi po nagmamagic ang pare. Ang totoo, galing sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ito sana maging napakalinaw sa atin, matapos konsagrahin ang tinapay at alak sa prosesong malawag na pinawag na transubstantiation. Ibig sabihin, ay paliwanag po ang
tinapay at ang alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At yun yung ating tinatanggap sa pakikinabang sa banal na komunyon. At pasilin po natin at ito po yung talaga napakalagang kaugal ito. Tumatanggap tayo ng komunyon. Ibinibigay sa atin ang pari o ng minister ang ostya na naging katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ibinibigay ito sa atin, hindi po ba sinasabi? Ito ang katawan ni Kristo. Ano po sinasagot natin? Ang sagot natin ay? Amen. Amen. At ang ibig sabihin ng pagsagot natin ng amen, pagsang-ayon. Opo, naniniwala po ako. Mangyari po ng aking tinatanggap ang si Kristo. At kung tinatanggap natin si Kristo sa banal na komunyon, di po ba siya naging bahagi ng ating katawan? Bahagi ng ating pagkatao? Kung si Kristo ay naging bahagi ng ating pagkatao, di po ba dapat lamang makita natin sa ating sarili, dala-dala pala natin, taglay-taglay pala natin, nasa atin pala, isa natin, nalalahan pala sa atin si Kristo. At kung nalalahan sa atin si Kristo, sana po magkaroon tayo ng sapat na kamalayan. Para lang sa ngayon, alam po natin, saan man tayo na noon, anumang oras at pagkakataon, dapat dama natin sa ating sarili kaysa natin kasama si Kristo. Amen po ba? Kaya naalulungkot po kapag halimbawa, kagagaling na ng divine mercy, pag-uwi ng bahay, nako, may nakitang hindi maganda sa loob ng bahay. Bakit kinakailangan magmura? Bakit kinakailangan magalit at magsalita na masasama sa mga dinagdag sa bahay? Nakalulungkot po, diba? Bakit? Kasi sasabihin ng mga kinagagalitan, saan man ang galing? Bakit mainit ang ulo? Sasabihin ng mga kasama, nagsimba sa divine mercy. Ha? Nagsimba sa divine mercy? Bakit ganun? Bakit ang sama-sama ng salita na lumalabas sa bibig? Di po ba nakakahiya? Galing sa simbahan, tumanggap kay Kristo. Pagkatapos, masama ang ipinakikita. Nakalulungkot po kapag ganun, di ba? Nagsisimba pag-araw ng Linggo, nagkukumunyon sa tuwing nagsisimba. Pero ang sama pa rin at askad ng pag-uugali at asal, hindi maganda makitungo sa kapwa, magdaraya pa rin, mapaglamang pa rin ang papasamantala sa kapwa. Nakalulungkot po, di ba? Nasaan si Kristo? Nasaan natin naghap sa kalala ng pakikinabang? At yan ang hamon po sa atin ang ating Panginoon sa araw po na ito. Talaga bang nasa atin si Kristo? Talaga bang makikita sa atin si Kristo? Sapagkat yan po dapat nangyayari sa atin kapag tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Kapag tayo ay tumatanggap kay Kristo, ang ating kilos, salita, gawa, dapat kilos, gawa at salita ni Kristo. Kasi nasa atin si Kristo. At sana po ating pagwilayang mabuti, pag-isipang mabuti, huwag nating aksayangin ang napakalagang pagkakataong ibinibigay sa atin upang makaisa natin si Kristo at simulanan sa atin. Sana'y
makita at matagpuan ang presensya ni Kristo sa ating sarili-sariling buhay. Sapagkat tinatanggap natin siya, sapagkat siya ang ating pagkain ng buhay. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Tumayo natin ang ating pananampalataya. Kung
dami na pupunin ang ating Panginoon upang si ating mga isang makasawa. Ang Panginoon ay natin nananahan sa atin. Ano pa kaya ang ating mahiging na hindi ibigay sa atin? Taas mo natin ang ating kamay. Isuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming pagkapatid na hindi ka pala nawala, na hindi mo pala kami iniwan, na sa lahat ng pagkakataon, dahil sa aming pagtanggap sa iyo sa banal na Panginabaw, lagi-lagi kasama ka namin, kaisa namin, nananahan sa bawat isa sa amin. At dahil dito patid namin, lagi-lagi may maganda pangyayari sa amin. Sabagkat nasa amin na Panginoon sa Kristo, hindi kami mapagkahiwa. Lagi-lagi naman namin ang hatid mo, pagliligtas, pagliligin ang katiyakan, hangatong kami ay makapiling at makasama sa iyong kaharian. Jesus, kami ay nananalig sa iyo. Pagkahagit sa aming kapwa na maiksan ang kanilang katutuman, hindi namin ito sa Ama sa iyong pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a